ang Madonna of Japan. Ito ay isang monumento, simbolo ng pagkakaibigan ng Hapon at Pilipino. Dito natin malalaman ang kwento sa likod ng Madonna of Japan Monument. At dito din natin malalaman ang mga aral kahit dumaan pa man sa maduong labanan. Sa bandang huli ay marunong tayo magpatawad. Bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka muna sa aking channel para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. Kapag dumaan ka sa Magsaysay Boulevard, isang ribulto na ginang na itinayo sa gitna ng kanhuraw ang kukunin sa iyong paningin. Ang Madonna of Japan o Madonna Maria Cannon na opisyal na pangalan niya ay isang monumento sa puso ng lungsod. Ito ay matatagpuan sa Kanhuraw Hill, malapit sa Tacloban City Hall, nakaharap sa Cangcabato Bay. Tumindig ang monumento bilang simbolo ng pagkakaibigan ng mga Hapones at Pilipino. Ang katotohanan na ito ay itinayo sa Tacloban City ay dahil malaki ang naging papel ng lungsod sa World War II. Mula sa pagdating ng US troops hanggang sa pagkatalo ng Hapones. During World War II, ang lugar ay naging isang campground both for the American and Japanese soldiers. Marami sa mga tao dito ang nagbuwis ng kanilang buhay sa nakataya para lang tumulong sa pagpalaya sa mga nasasakop na isla ng Pilipinas. Kaya pala mga sir, pag dumadaan ako dito, nagsisitayuan ang aking mga balahibo. Napilitan ng mga kabataang lalaki na maging sundalo pabor sa mga Amerikano. Inutusan din ng mga kababaihan na alagaan ang mga kabataang lalaki sa larangan ng digmaan. Nagdala nga ang mga taong iyon ng kakilakilabot na karanasan sa mga taga-Leyte. Sa mga taong iyon, ang mga sundalong Hapones ay itinuturing ng mga kaaway. Sila ang naging paksa ng pagkasuklam sa mga mamayang Pilipino. Ang sino mang makakakita ng Hapon ay sisigaw sa pang-aalipusta. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga taon, sinikap ng pamahalaan ng Hapon at ng mga mamayan nito na magkaroon ng pakikipagkaibigan sa mga Pilipino. Kaya, naging magkaibigan ang Japan at Pilipinas at nagsimulang suportahan ang isa't isa para sa pag-unlad. Bilang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng mga Pilipino at Hapones, after 33 years pagkatapos ng Second World War, ang batong monumento na ito ng Madonna Maria Cannon, kilala bilang Madonna of Japan, ay itinayo bilang pag-alala sa magigiting na sundalo na lumaban at namatay sa larangan ng digmaan. Sa tuwing may mga Japanese na pupunta sa Tacloban, kahit papaano ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na bisitain ang monumento at mag-alay ng mga bulaklak dito. Minsan matuto tayo magpatawad sa mga taong naging kaaway natin at huwag pairalin ang iyong bugso ng damdamin para ang buhay ay laging masaya, magaan sa pakiramdam. Sa panahon ngayon ay matibay ang relasyon ng Japan at Pilipinas. Lagi itong magkasangga mapa-ekonomiya man o mga banta sa ibang bansa gaya ng China. Bagamat maliit ang bansang Japan at Pilipinas, pero mas may experience naman to pagdating sa digmaan. Huwag naman sana mangyari ang ikatlong digmaan kasi walang panalo, lahat talo. Dahil very upgraded na ang mga weapon niya yon na ikasisira ng sanglibutan. Ngayon ay alam mo na ang buong kwento ng Madonna of Japan sa may Magsaysay Boulevard. May bala ka pa bang makipag-date sa gabi o mamasyal? At sana'y mapag-isip-sip nyo at alam nyo ang ibig kong sabihin.